Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, huwag nyo itong aalugin. Ganyan na siya, mga kanemishi. Hayaan nyo lang yung product doon sa dulo na mag-rest yung color pink na yan or baby pink. Mag-rest dyan. Tapos, saka natin isusoak itong ating Q-tip. Kukunin natin siya doon sa pinakadulo. And then once na may makita na kayong pink na ganyan. Set aside your worries, it's okay. Good evening everyone! So bahay na tayo and time check mag-aalas 8 na ng gabi. So kaming dalawa lang ni Kaiser dito sa bahay kasi si Popo pinunta namin sa lola niya. So ayun, nag-assemble kasi kami kanina nung binili namin sa IKEA for my bags and yung mga ibang jewelries ko. Yung mga ginagamit ko lang for everyday. And then, balak ko din magkaroon ng room tour very, very soon. Kaya ko din naman finilm itong kwarto natin. So, ayun. Hindi natin natapos nga, kanemishi, kasi nga, kulang tayo sa wallpaper. So, next week pa darating sa Friday kasi sa ibang lugar siya galing. So, ayun. So, ayan mga kanemishi, gusto ko lang kayong i-update dito sa aking skin condition. Ayan. Kung nakikita nyo, diba, nakakaloka. Nanganak yung pimple natin. So,
ayun, nagkaroon ulit tayo dito sa entrance ng ilong. Nakakalok. Hindi ko nga alam kung dahil ba to sa picos or because of tuloy-tuloy na pag-rejuvenating set. But feeling ko yung dalawang yon yung naka-affect kung bakit ako nagkakaroon ng ganitong skin. And then, yun nga, yung sa aking hormonal imbalance din. Yun nga, yung sa PCOS, diba? So, hindi pa ako nakakapag-check up. And, ayun, babalitaan ko kayo very soon. So, meron akong in-upload na picture sa Facebook ko before. So, ayun, sa mga nagtatanong sa akin. Kasi today, ituturo ko din pala sa inyo kung ano yung ginagawa kong homemade na treatment or dito lang sa bahay na treatment para sa mga pimples na ganito kapag wala na akong ginagamit na mga products or nire-review yung mga products, let's say, or nire-review yung products. So, yun. Kasi nga tapos na tayo sa rejuvenating set. And then, ayoko nang gamitin yung pang-maintenance set kasi ganito yung nangyayari. Kaya din naman, mas maigi na itigil ko na siya kasi baka yun din yung isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ako ng pimples. So, ayun. And then, yun nga, yung ginagamit ko is this one from Mario Badescu. And guess what, mga kanemishi, totoo nga ito. One night lang, as in, natuyo na yung mga pimples ko. But nanganak sila, nakakalok. Hindi ko alam kung good thing ba na natuyo sila. Kasi nga, yun nga, nanganak nga siya. So, nagkaroon siya dito ulit, mga kanemishi. Tapos dito. Tapos kung nakapapansin nyo, may papatubo ulit tayo dito sa area na to ng chin ko. And then kung ano, dito sa face ko, parang dito lang talaga sa lower area ng mukha ko ako nagkakaroon. So, ayan, mga kanemishi. But, ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, ayun. And then, before that is also yung sa serum, kung natatandaan nyo, hindi ko na din siya ginagamit yung sa The Ordinary kasi nga ubos na siya. Kaya din naman, i-skincare ako ngayon ng vitamin C kasi maganda din siya pampawala ng mga peklat, diba? So, ito yon yung ginagamit kong vitamin C. Asa na ba yon? So, ito yung mga ginagamit natin, mga kanemishi, yung vitamin C ng kay Bella You Cosmetics. So, as you can see, nakalahati ko na siya dito. So, hindi mo na siya makikita dyan, mga kanemish, kasi nga, ayun na siya, oh. Medyo pa kalahati na siya. And then, may ginagamit din ako. So, ito yung gagamitin natin today or tonight. Yung sa Sephora Mask Stick Bamboo. So, pang antay pimples din siya. And actually, ito ay nakakapagpadry ng mga pimples din. Tapos, for cleansing your face also. Para matanggal yung mga excess sebum or mamamantika na surface or area dyan sa surface ng mukha mo. So, ganyan din siya. And ilang days ko na din tong nagamit. Actually, ginagamit din to ni Kaiser for his pimples. And so far, gusto ko siya itong product na to. Sobrang mura lang nito sa Sephora. Sa mga gustong bumili or mag-try. Hindi ko alam kung meron to sa Shopee, mga ka-memesh ha. Pero maghahanap ako ng link para sa inyo. Para in case na gusto nyo mag-try is, ma-try nyo siya. So far, okay naman siya. As in, nakakalinis talaga siya ng mga or ng mukha, tapos nawawala yung shiny area ng mukha ko, tapos yun nga, feeling ko natutuyo niya yung mga pimples ko. So, ang gagawin natin sa clean na mukha mo, so, ito yung ating i-apply or ipapahid. So, ganyan lang mga kanemishi. Ayan. Kahit hindi basa yung face mo, okay lang. Kasi moist naman yung stick na to, kaya okay lang. Nagme-melt siya mismo doon sa mukha mo or sa skin mo. Kasi dahil sa heat at saka sa friction na nagaganap. So, ganon. And then, ayan, ganyan lang siya. Pahid-pahid mo lang siya sa buong mukha mo. So, ayan, super bilis lang, mga kanemishi. And then, huhugasan nyo to para naman, syempre, di ba, malinis for hygiene purposes. Tapos, papatuyuin nyo para hindi siya matunaw. Tapos, yun nga, 5 minutes. Hintay kayo ng 5 minutes kasi nakalagay dito, 5 minutes. And then, after 5 minutes, you rinse your face with hot water. Pero hindi naman yung masusunog yung skin mo, ha? Syempre, yung lukewarm water. So, ganun. Balikan ko kayo after 5 minutes, mga kanemishi. And then, tuloy natin yung vlog.
Ayan, pasensya na kayo sa kalat natin dyan sa side. Kasi nga, hindi pa tapos yung kwarto natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung kulang ng wall natin. Pero syempre, hindi natin ipapakita ng buong-buo. Para naman, di ba, may room tour tayo. So, ayun. And medyo namumula pala yung area na to ng ilong ko. Kasi ang ginawa ko, nag-prick ako mga kanemishi. Tinanggal ko yung mga whiteheads tsaka mga darkheads ko. And gumamit ako ng tool for extract yung mga sebum natin. Kaya din naman, medyo namumula pa siya until now. Tapos dito din, pinalabas ko din yung mga pus nila. So, ayun. Actually, dito lang naman sa area na to. Yung mga, ayan, tuyo na sila, mga kanemishi. So, maglalagay lang tayo ng alcohol. So, ayun, para mamatay yung mga bacteria na meron sila dyan sa mga pimples natin kahit na natanggal na yung mga pus. So, ayun, lagyan lang natin ng konting alcohol lang naman. Huwag natin siyang sosobrahan kasi nakaka-dry ito, mga kanemishi, tsaka baka mas umitim pa lalo yung ating mga pimples, yung mga naging or magiging peklat ng pimples natin. So, maglalagay lang ako sa area kung saan meron akong pimple. For example, dito, i-close up ko kayo, mga kanemishi. So, ayan, nagkaroon tayo dito ng pimple. Tapos, ayan din, tinanggal ko din siya. Ah, ang hapde. So, ito, nagtanggal tayo dito, mga kanemishi. Ginamit ko yung tool na pang-extract ng mga whiteheads at saka darkheads. So, kung napapansin nyo din, ay dry yung aking lips dahil yan sa rejuvenating set. Nakakaloka, mga kanemishi. So, ganyan yung nangyari sa akin sa tuloy-tuloy na paggamit ko ng rejuvenating set. Kaya, mga kanemishi, take it from me, from my experience, kasi tuloy-tuloy yung rejuven or pagre-rejuve ko, kaya ganyan yung nangyari. It's because of pagre-review naman. So, ginusto ko naman yun, mga kanemishi, and wala naman akong sinisisi. So, ayan lang, mga kanemishi, yung nangyari sa face ko. And then, after this, maglalagay na tayo ng vitamin C. Ito yon yung sa serum ng Bella U. So, ayun. And first time ko tong gagamitin, mga kanemishi. And gagawan ko din to ng review. So far, ito yung pinaka-mildest na skincare na ginagawa ko. Tsaka hindi na din ako naglalagay ng anumang cream sa mukha ko. Kasi nga, iniiwasan ko yung pagkakaroon ko ng oily skin. Kasi, yun nga, nagkakaroon ako ng mga pimples. Kaya, ito lang, mga kanemishi, ang aking pinaka-simplest skincare. So, ano, after this, wala na akong nilalagay na cream. So, hindi na tayo nag-moisturizer. So, sapat na kay Bella U. So, ayan. Apply nyo lang siya. Kung balak nyong bumili, ililive ko siya sa aking description box below. So, ayon. Hindi na ako maglalagay ng moisturizer kasi namo-moisturize niya na yung skin ko. As in, the whole night talaga, kayang-kaya niyang i-moisturize yung face ko. So far, ito lang yung ginagamit kong skincare, tsaka yung konting alcohol, and tsaka yung Mario Badescu sa aking pinipimple na face. So, kukuha lang ako ng bastonsilyos or yung Q-tips para pangpahid natin dito sa mga pimples natin. Ano. So, ayan, wait lang. Okay, so, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, huwag nyo itong aalugin. Ganyan na siya, mga kanemishi. Hayaan nyo lang yung product doon sa dulo na mag-rest yung color pink na yan or baby pink. Mag-rest dyan. Tapos, saka natin isusoak itong ating Q-tip. Kukunin natin siya doon sa pinakadulo. And then, once na may makita na kayong pink na ganyan, so, ito na yung ipapahid nyo para matuyo siya. So, i-close up ko kayo kasi wala akong salamin dito. So, ilalagay natin siya sa mga areas na may pimple ako. Like, for example, dito. By the way, ang baho pala nito, mga kanemishi. Kaya, ayon sa mga allergic sa mababaho na skincare, so, sinabihan ko na kayo. And then, dito din. Tapos, dito. Ah. Ang baho. Ah. Ayan. So, ayan. And then, i-leave nyo lang to ng overnight, mga kanemishi. Yan lang naman yung mga tumubong pimples so far. Sana wala nang tumubo. Nakakaloka. So, ayun. Medyo na-stress na talaga ako, mga kanemishi. Kaya din naman, hindi na din ako
gumagamit pa ng ibang skincare. So, nag-stop na muna ako sa mga skincare ko kasi ayokong mag-worse itong aking mga pimples. Ano. So, ayan, before natin i-end yung vlog natin today, papakita ko lang sa inyo yung ating medyo natapos na na wallpaper. So, wait lang. Ayan, diba? Ito yung area na yan. Nakulangan ng wallpaper. So, antayan natin siya until Friday. Ayon. And then, saka na tayo magkakaroon siguro ng ating pa-room tour. Kasi nga, inayos natin yung ating kwarto, ano? And nagdagdag tayo dito. So, kumbaga, nagkaroon tayo ng redecoration. Char! So, ayan, mga kanimishi, dito ko na-end yung vlog natin today. And sana nag-enjoy kayo sa 2 days vlog natin. And please don't forget to subscribe to my channel if you like my video. And of course, click the notification bell. I will see you again in my next video. So good night, mga kanimishi.